Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birhen ay naghanda ka ng tirahan sa iyong banal na Espiritu. Ipagkaloob mo dahil sa kanyang panalangin na kami maging mga templo ng iyong kaluwalhatian, alang-alang sa anak mo, si Hesukristong Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mong pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusin akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay at sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muling niyang pagpaparito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tunay akong nagpupuri. Nagpupuri buong araw. Aking yaong iyahayag ang taglay mong karangalan. Ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ako naman, samantala ay patuloy na aasa. Patuloy na magpupuri, pupurihin ka tuwina. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong iahayag ang dulot mong kaligtasan.
Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay iyahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tutugtugin ko ang alpat, pupurihin kitang tunay. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga imno ng papuri sa alpa ko'y tutugtugin. Iuukol ko ang tugtog sa iyo, Banal ng Israel. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tumayo na po ang lahat. Inyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglakad ng may mahahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ibig nila'y mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagbasda ng mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing nakatumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulot ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang na hindi nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan, no? Uy, palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen. Salamat sa Diyos, nakatungtong tayo ng June. Amen? Salamat sa Diyos, mahal tayo ng Poong Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tingnan mo ika ang iyong katabi. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Tapos ay tanungin mo, sabihin mo, kaibigan, sabihin nyo, kaibigan, totoo ka ba? O fake? Ayan. Kayo ho bagay nakakita na ng diamante? Sino nakakita na ng diamante, taas ang kamay? Ayan.
ay paano ho ninyo malalaman kung ang inyong singsing na diamante ay totoong diamante o puwit ng baso? Simple lang, kumuha ka ng martilyo. Hampas mo. Kapag yan ay nabasag, puwit ng baso yan. Subalit kapag yan ay tunay na diamante, hindi yan mababasag. Bakit? Sapagkat ang diamante ay ano? Nababasag lamang sa pamamagitan ng kanyang kapwa diamante. Ay kayo ba nakakita na ng kwintas na ginto? Sino ho dito nakakita na ng kwintas na ginto? Taas ang kamay. Ayan. Sino dito may kwintas na ginto? Taas ang kamay. Ayan. Paano nyo malalaman kung inyong kwintas ay tunay na ginto o yan ay tanso? Simple lang. Huwa ka ng suka. Humuha ka ng kalamansi. Pigaan mo. Kapag yan ay hindi nagbago, tunay na ginto yan. Subalit kapag inipinagaan mo o ilagay mo sa suka at nagbago ang kulay, yan ay huwad na ginto. Ang sabi nga, ikaw ay natanso. So pagkat sa ating mabuting balita ngayong araw na ito, sinasabi sa atin ng Panginoong magpakatotoo tayo. Sabay-sabay nga tayo. Sapagkat ayaw ng Diyos ng fake. Ulitin ko, ayaw ng Diyos ng fake. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ayaw ng Diyos ng fake. Oh, bakit? Kasi niloloko mo ang iyong sarili, niloloko mo ang iba. Pero hindi natin maluloko ang Diyos. Amen? Ay sapagkat tinan mo mga eskriba, kuhahaba ng mga damit, kahahabang magdasal. Subalit anong sabi ng Panginoong Jesus, inuubos naman nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo, fake, huwad, pakitang tao. Yan ay nakasasama. Bakit? Sapagkat nilalamangan mo ang mga tao, lalo't higit ang mga nangangailangan. At sa harap ng Diyos, no, ikaw ay ikaw ay walang-wala. Bakit? Yung kabanalang pinakikita ng mga eskriba, pakitang tao lamang yan, no? Walang paglalalim, no? Ay hindi katulad yan, no, nung isang babaeng balaw. Bakit? Nung naupo doon ng Panginoong Hesus sa templo, ibinigay niya ang kanyang buong kabuhayan. Bakit? Sapagkat ay maliwanag sa babaeng balong ito, na kapag ako'y nagbigay sa Diyos, buong-buo, walang hati, no? Totoong-totoo, no? Bakit? Sapagkat para sa babaeng ito, ang Diyos ang kanyang pag-asa. Ang Diyos ang magiging lakas niya. Kaya walang silbi ang pagpababalat kayo. Walang silbi ang pagkukunwari sa harap ng Diyos sapagkat kita niya lahat ang nangyayari sa buhay ng tao. Kaya yan ang magandang hamon ng mabuting balita na ika tayo magpaka totoo. Amen? Bakit? Ay may paalaala si San Pablo sa ating unang pagbasa sa kanyang sulat kay Timoteo. Ginamit niya ang Olympics. Ha? Ay oo, sapagkat ang ginamit dito ni San Pablo kay Timoteo ay ang takbuhan. No? Ginamit ni San Pablo ang takbuhan bilang paglalarawan sa buhay ng tao. Bakit? Tayo tumatakbo dito sa mundong ibabaw na ito. No? At ano ang dulo ng takbuhan? Eh, the finish line. Amen? Amen? At tayo pinapaalalahanan ni San Pablo, no, kapag ikaw ay naglalaro ng takbuhan, huwag ka mandadaya. No? Sapagkat kung inyong nababalitaan noon, may ibang nananalo sa paligsahan ng takbuhan gumagamit ng drugs para mabilis ang takbo, no? Yung iba naman, kung ano-anong tinuturok para maging malakas, kasi inipandaraya. Kaya nga pinapaalalahanan tayo ni San Pablo, tandaan ninyo ha, sa bandang dulo, puputungan tayo ng corona. Ano yun? Corona ng buhay. Ay sino magpuputong ng corona yan? Ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos.
Eh kaya nga tay pinapaalalahanan ni San Pablo sa ating unang pagbasa dito sa buhay na ito ay magpakabuti, magpakatotoo. Bakit? Kasi meron tayong final, meron tayong finish line. At ano yung finish line na yung langit? At sinong nasa langit? Ang Panginoong Diyos. At pagharap natin sa Panginoong Diyos ay hahatulan tayo kung anong ginawa natin sa lupang ibabaw. Ay hindi tayo hahatulan ng Diyos kung anong tinapos mo, kung magkano ang pera mo, kung gaano kadami ang iyong posisyon, kung gaano kadami ang iyong lupa, hindi gayon. Ang itatanong ng Diyos sa atin, paano ka nang buhay sa mundong ibabaw na ito? At siya na pinapakita sa ating mabuting balita, huwag tayong tumulad sa mga iskrib at pariseyo. Bakit? Isla'y pakitang tao lamang. No? Hanggang panlabas lamang ang kanilang ginagawa. Ang gusto ng Panginoong Hesus ay katulad doon sa babaeng balo, ibinigay niya ang lahat-lahat. Ipinakita na sa Diyos, Panginoon, ito ang buong buhay ko, ibinibigay ko sa iyo. At akmang-akma, sapagkat ngayong araw ay pinagdiriwang natin, no? Ang kapistahan ng kalinis-linisang puso ni Maria. Kahapon ay pinagdiwang natin, no? Ang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ngayon naman at ay tinuturo ngayong kapistahan ito ng mahal na Birhing Maria, ang kanyang kalinis-linisang puso. Kaya siya tinawag na kalinis-linisang puso ni Maria sapagkat ang mahal na Birhen ay naging totoo sa harap ng Diyos. At sa kanyang pagiging totoo, binigay niya ang sarili niya para sa magandang plano ng Diyos. At sa pagtupad, no, sa pangyayari, sa pagganap sa magandang plano ng Diyos sa tao, ang mahal na inay kasakasama ni Jesus. Hindi siya nang iwan. No? Mumula nung siya'y pinanganak hanggang sa pagpako ng Panginoong Jesus sa krus, na doon ang mahal na ina. At bago dumating ang Espiritu Santo, kasakasama ng mga alagad ang mahal na ina. At tinuturoan tayo ng kapistahan ito ng mahal na ina na lahat ng nangyayari sa buhay ko ay itatago ko sa aking puso. Sapagkat ang mahal na ina ay hindi lang tayo tinuturuan maging totoo sa harap ng Diyos, kundi tayo tinuturuan din ng mahal na ina pag nilaya natin ang magagandang ginagawa ng Diyos sa buhay ko at buhay natin. Amen? Amen? Huwag niyo na akong tulugan, matatapos na ako. Oh, no? E kaya nang hihilingin natin sa mahal na ina, mahal na ina, mahal na ina ng poong Jesus Nazareno, tulungan mo po akong maging totoo sa aking sarili. Turuan mo ang aking puso yung laging maging busilak. Turuan mo ko laging umiwas sa kasalanan at gawin na tama. Mahal na ina, tulungan mo akong maging kasangkapan ng iyong anak na si Jesus. Tulungan mo ko na katulad mo, maging bukas ang puso ko sa magandang plano ng Diyos sa buhay ko. Kaya tayo nagpapakandili, no? Tayo'y nagpapaalaga sa mahal na ina. Sapagkat kung sino man ang pinakamalapit sa mahal na poong Jesus Nazareno, walang iba yan kundi ang kanyang pinakamamahal na ina. Napakaganda ng sinabi ni San Maximilian Kolbe. Sabi niya ganito, hindi mo kayang mahalin ang Panginoong Jesus kung hindi mo kayang mahalin ang kanyang ina. Bayo nga naman. Ay sino baga sa mga nilalang ng Diyos? Sino baga sa tao din sa mundong ito na lubos-lubos na nagmahal kay Jesus, hindi bagat ang kanyang ina? Kaya sa pagpapakandili natin sa mahal na Birhing Maria, dalangin natin, lagi niya tayong ilapit sa kanyang anak. Amen? Kaya bilang panghuli, tingnan mo yung iyong katabi, sabihin mo, kaibigan, mahal tayo ni Jesus. Mahal tayo ni Mama Mary. Kaya, laksan ninyo. Kaya, magpapaalaga tayo kay Mama Mary para maging totoo, para at para maging bukas sa magandang plano ng Diyos
sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, didalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwina ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ulitin po natin. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan naway, maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo'y naway, makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng panalangin, naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway umasa kay Maria bilang pinagagalingan ng kanilang lakas at kaginhawaan ng loob katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak, manalangin tayo. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. At sa katahimikan na ngay ay ating itaas sa Diyos ang ating mga pansarili at mga natatanging mga kahilingan. Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kadugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang buktong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mo kami makiisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay.
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang-alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco namin, Papa, at ni Jose namin, Obispo Tantanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang
makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pakapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalat ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at subukan si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Simple and fair in our
loving God. You're the woman Mary's, your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. And blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Redemption, ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Announcement, mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katungan, katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagkapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Pagkatapos ng Misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa plaza nun lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat. Pambansang pagtalaga sa kalinsinisang puso ni Maria. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na ina ng Diyos, habang sinasambit namin sa bawat kataga ang awiting ito na dang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Umaharap kami sa iyo, aming kalinsinisang ina, kami ay bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito, ay naghahayag ng aming pagtatalaga at pagkahabilin kung saan napapaloob uno sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan. O inan sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria,
bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ng liwanag at kadiliman na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik na tahasan naming inihatid sa iyong puso, bunsod ng banal na espiritu. Yakapin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa na ngayon ay pinagkakatiwala at tinatalaga namin sa iyo. Dahil sa hangad namin na bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na ina ng Diyos. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mahal naming ina, itinatalaga at pinagkakatiwala namin ang aming sarili, ang aming pamilya, ang aming bayan, ang aming archdiocese sa iyong mapagmahal at kalinisinisang Diyos. Mula sa pagkakamuhi, karasan, ang paglalaban-laban, naghahati at sumisira sa aming bayan, ipag-adya mo kami mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan. Ipag-adya mo kami mula sa paglupastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan. Ipag-adya mo kami mula sa kahandang halabagin ang mga utos ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa kawalan ng pangunawa, sa mabuti at masama. Ipag-adya mo kami mula sa kasalanan laban sa banal na espiritu. Ipag-adya mo kami. Himig namin pakinggan, o malaina ni Kristo, lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ang buong bayan. Ipakita mong muli sa kasaysayan namin bilang isang bayan ang walang hanggang kapangyarihan ng pagdidigtas, ang kapangyarihan ng mawaing pag-ibig. Puksay nawa ito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Papanibaguhin nawa ito ang kalooban at budhi ng bawat isa. O mahal na ina ni Jesus at aming ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalusala sa iyong piging na pag-ibig na banal, ay nagmamakawang iyong pagbigyan upang si Kristo'y makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanuman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, nawa'y maalaala nila ang pangako na noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva!
Nazareno, sinasamba ka namin. Inibigo ka namin. Para mo ang aming buhay at kaligtasan, Cristo Padre Jesus, Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang puso mong kinamatayan sa kisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inaramal ka.